Yo, what's up mga mam sir? Kumusta? Welcome na naman sa akin channel. Ako pa rin si Sibantilan. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Bell button na rin para ayos tayo, di ba? So, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Malapit na tayo sa 1,000 subscribers. Konti-konti na lang. Abot na tayo sa 1,000 subscribers. So, maraming salamat sa inyong lahat. So, ngayon, kwentuhan muna tayo. Gusto ko lang ikwento yung experience namin sa napunta naming lugar doon sa Bukidnon, Davao Boundary. So, tinatawag nilang Buda. Bago tayo magsisimula, panoorin muna natin yung video clips na ginawa ko doon sa mga lugar na napuntahan namin. Tara, panoorin natin. When I let you go, understand where it came from, but you got it, my got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you give to me. Sir, simulan na natin yung kwentuhan. Bumiyahe pala kami ng Romiligan City ng alas 8. Dumating kami ng Cagayan de Oro ng alas 11. Pagdating namin sa Cagayan de Oro, merong naghihintay sa amin na van. Package na siya, 690 per head kasama na yung insurance namin. Yung van na yun yung magdadala sa amin dun sa yung napuntahan namin na mga area yun. So, bumiyahe kami ng alas 11 ng gabi, tapos dumating kami ng alas 3. So pagdating namin ng alas 3, dumating kami sa area na yon kung saan maraming naghihintay yung sasakyan naming Skylab at saka yung mga habal-habal. So first namin destination ay Hell's View. So pumunta kami, sumakay kami ng Skylab. Unang sakay namin sa Skylab, medyo mapapakapit ka sa driver, medyo madilim pa, tapos yung daan medyo madulas, tapos hindi simentado, rough road, di ba? So yan, mapapakapit ka sa driver kasi ano, yung pagmamaniho nila, nag-overtake kan kahit medyo maliit yung daan.
daan. Kakabahan ka talaga. So, pagdating namin doon sa Hellsview, may entrance na 50. So, table and chairs din nila, meron ding bayad 20 per head. Doon sa Mountain Hellsview, makikita mo yung magagandahang clouds na gumagalaw. From 5 a.m, nagsisimula na siyang maglabasan yung mga smoke. Pagdating ng 7 a.m, makakaver na niya yung buong area niyon. So, maganda sa paningin. Pagkatapos namin doon, pumunta naman kami ng Captain's Haven. Pagpunta naman namin doon sa Captain's Haven, sumakay ako ng habal-habal. So, yung motor niya medyo maliit. Tapos, yung takbo niya medyo walang preno eh. Tapos, yung daan rough road. So, ang sakit sa puwit. Parang nagganong-ganon yung puwit ko. So, ayan. So, pagdating namin sa Captain's Haven, meron entrance na 50. Yung Captain's Haven, pwede kayong maligo doon. Merong swimming pool. Pagdating namin doon sa Captain's Haven, hindi na kami naliligo kasi medyo maginaw. Parang maginaw yung tubig. Tapos, hindi kami sanay sa ganyan. Pagkatapos namin sa Captain's Haven, pumunta naman kami ng drive. Yung drive ay parang hiking experience. So, naglakad kami doon pababa. Yung experience namin ay medyo madulas yung daan. So, dapat bawat hakbang mo ay pinag-iisipan mo para para hindi ka madulas. So, dumaan din kami sa kanilang waterfalls na maliit lang. Pwede din kayo maligo doon. Tapos, dumaan din kami sa may Cuiba. So, yung Cuiba, yun yung maganda. Kahit maliit lang siya, so at least naka-experience kami ng ganyan. So, pagkatapos namin ng drive, pumunta na naman kami ng Bimwa. Sumakay kami ng Skylab pa rin. Yung pagsakay namin ng Skylab, hindi na kami dun sa may likod ng driver. Nandun na kami sa kilis. Ang sarap pala sa pakiramdam. Parang nakasakay ka lang ng roller coaster, di ba? So, medyo nagtatreks din yung driver. Dumadaan sa may malubak-lubak na daan. Yung Bimwa Farm, doon mo makikita yung nagagandahang mga bulaklak, mga priskong vegetable. Pwede rin kayong bumili doon. So, ayan. So, pagkatapos namin sa Bimwa Farm, pumunta naman kami doon sa Agila ni Duterte. So, may makikita mo yung malaking Agila na monumento. So, ayan. So, makita mo malaki talaga. Di ko alam kung gano'ng kalaki yun. Basta malaki siya. Nag-pictures lang kami doon. So, pag-alis namin, nag-aabang yung driver ng yung Skylab. Binigyan nila kami ng saging. So, pasasalamat raw nila na pumunta kami doon sa kanilang area. So, ayan. So, mababait din yung mga tao doon. Tapos yung, believe din ako sa kanila sa pagmamaniho ng Skylab kasi medyo mabigat yan eh. Yung daan, pag umulan, medyo madulas, nakukuha pa rin nilang magmaniho para maka-experience kayo ng ganyan. So, pagkatapos namin doon sa Gila, pumunta naman kami ng overview. Kung saan, pakikita mo sa baba mo yung mga bundok na wala nang malalaking puno, yung I think mga vegetables lang yung mga pananim. Pinsan din meron ako nakita na sunog na yung area na yon. I think init ang panahon. Pagkatapos namin doon sa overview, pumunta na naman kami ng monastery. Hindi na kami pumasok ng simbahan, nagsindi lang kami ng ng kandila sa labas, tapos na pictures. Yan yun yung mga lugar na napunta namin sa Bukidnon Davao Boundaries or tinatawag ng Buddha. So, sulit na rin yung 690 na binayad namin doon sa agency na yon na nagdala sa amin doon. Yan mga ma'am sir, yun nga palang nagastos namin, yung nagastos ko, 690 van, 200 bus, Iligan to Cagayan, back and forth na yan. 690 rin, back and forth na yan. 200 Skylab. So, kahit papano, 200, nag-enjoy naman ako doon sa Skylab. So, ayan. Hellsview entrance, 50. 20 yung tables at chairs sa Hellsview rin. 50 Captain's Haven. 50 sa drive. Tapos, yung pagkain nyo, breakfast at saka yung sa lunch break. So, bali, lagay natin 300. So, 1,560 yung magagastos mo. Ayos, makakita ka ng magagandang lugar. So, yan lang yun mga ma'am sir. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and subscribe. Bell button na rin para ayos tayo. Kung hindi naman, pwede ka rin mag-comment sa baba para magbigay ng suggestion. At least, ma-improve yung paggawa ko ng mga video. Diba? Ayan, kita-kita ulit tayo sa sunod kong upload. Bye-bye!